Puno pa rin ang aberya ang ikalawang araw ng SIM registration, kaya mapapasana all kayo sa 2.5 milyon na subscriber na officially registered na. E ano mangyayari sa mga bagong SIM na hindi pa rin marehistro? Sinubukan yan at tinutukan ni Ian Cruz. Sa ilang beses sa pagsubok ni Rose Ann Muleta na mag-register ng SIM mula kahapon, hanggang take photo lang daw siya umaabot. Kaya next time na lang daw niya ito ipaparehistro. Total, katapusan pa naman ng Abril ang deadline. Baka next week na po. Baka mas maayos na po yung link next week. Baka po mas konti na yung gumagamit. Pero si Adrian Andaya, success ang pag-register ng SIM sa Dito Telecommunity na may pinakakonting subscribers sa ngayon. Clinic ko lang, nilagay ko yung mga details ko. And then nang hingi lang siya ng, ano, ng selfie tsaka photo ng ano, copy ng ID. Tapos pagka okay ko, ayun na, completed na. Ang postpaid subscriber na si Rene Salta naman, sumagot lang daw siya ng yes sa mensahe ng Smart Communications at registrado na ang SIM niya. Painless yung registration. Napakabilis. Sandali lang talaga, mga 2 minutes. Pero kami, bigo pa rin iparehistro ang mga biniling bagong SIM kahapon. Ang Dito, hindi nagpadala ng link sa registration site. Ang Smart, hanggang sa take photo lang din. At sa Globe Telecom, hindi rin ma-access ang server at nang tawagan ang mga number ng mga bagong SIM. Ayan, oh. Nag-ring. Ibig sabihin, itong SIM na yan ay deactivated. Ayan, subukan naman natin itong isang SIM. Ayan, oh. Nakalagay sa kanya, call failed. So, ibig sabihin nga, hindi activated itong SIM na yan. Ayun, gumagana. So, ibig sabihin, active yan. Sabi ng tagapagsalita ng Dito Telecommunity na si Attorney Adel Tamano, maaring old stock na SIM at pre-activated ang nabili namin. Sinusubukan naman naming kunan ng pahayag ang Smart kaugnay ng lumusot naming tawag sa SIM na hanggang take photo lang ang registration. Pero kaugnay ng mismong pagpaparehistro. Para makita namin kung yung patches na ginawa namin magsustabilize. Meron nga kaming nakita na pwedeng potential na may downside o may risk, no? Which we are mitigating. Paalala ng DICT sa mga telco, i-recall ang mga lumang SIM at tiyaking deactivated na ang mga bagong biling SIM. Humihingi rin ang pangunawa ang DICT sa publiko. Nandito pa lang po tayo dun sa test period for our SIM registration. We ask a little more patience po sa ating mga kababayan, but we promise you that after the 15-day period, magiging mas okay po. Sa kabila raw ng mga aberya, halos 2.5 milyon ang nakapagparehistro base sa mga latest na bilang na nirelease ng mga telco. Paalala naman ng DICT, kung naparehistro nyo ang isang SIM sa pangalan nyo, bawal yang ibenta o gamitin ng iba. Yung pagbebenta po ng stolen SIM card ay illegal at ang paggamit po ng stolen SIM card ay illegal at yan po ay may kaparosahan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Horas.